malapit na tayo makapiling ng ating Panginoong Jesucristo at ang Ama doon sa lugar na pinaghandaan para sa atin. At doon, mga kapatid, there is no night and day. We worship God in spirit and truth. Praising God, hallelujah. Exalt God, hallelujah, sa mga papuri ng mga kanya-kanya mga praise. So, sa mga kapatid po natin, sa umagang ito, hallelujah, na kayo po ay patuloy na nananalangin sa inyong mga mahal sa buhay na hindi natin kasama. Just continue pray na sila ay ipanalangin natin na makasama natin sila. Masarap yung pamilya kumpletong nagsakamba, mga kapatid. Pero okay po nung pag hindi nyo man sila kasama ngayon. Hanggat bukas pa ang biyaya, hallelujah, hanggat nalilito pa tayo, meron pang malaking pag-ako na sila ang akin natin. Importante lang, mga kapatid, sa ingatan natin ang ating testimony, ang ating mga patotoo, ang ating mga paglakad sa buhay spiritual. Hallelujah, inatan po natin. Alam nyo kasi napakahirap po sa isang Kristiyanong mananampalataya ang mag-witness mismo sa loob ng sambahayan. Okay ba kayo? Sabi nga ng Bible, mahirap daw tanggapin ang isang propeta sa kanyang sariling sambahayan. Kasi kitang-kita po ang ating buhay. So, patuloy tayo. Kaya manungkot, mga kapatid, kung ang narito ay magulang at yung kanyang mga anak ay hindi kasama, huwag kayong ma-discourage. Hilingin natin sa Diyos yan. Someday, one day, makasama natin yung mga anak natin. At kung kayo naman ang mga anak at yung mga magulang ay wala, huwag kayong magkaroon ng discouragement. Hallelujah. Praise the Lord. Magpasalamat tayo, mga kapatid, sapagkat meron tayong dakilang handog na walang iba kundi ang Panginoong Kristo na siya tinitingnan ng Ama sa bawat kahilingan. Praise God. Hallelujah. At doon sa mga kinakausap ng Panginoon, huwag na tayo, mga kapatid, mamuhay na katulad ng nasa labas. Kailangan mamuhay po tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Inawag po tayo ng Diyos para mamuhay sa kanyang katwiran at kabanalan. Hindi po tayo inawag ng Diyos na sa iglesia nito nakaupo at kasama natin ng purit na sasamba and then practices abominations, practice filthy fornication. Hindi po yan, mga kapatid. Nung ang Biblia nagturo, that sinabi ng Bible, we are the temple of God. That the Spirit of God is dwelling in us. Hindi lang outdwelling, ano? Permanent indwelling. So kung may bautismat kayo, at sekyado kayo ng Espiritu Santo, and then we are practicing this evil filthiness. Hallelujah. Ang Espiritu ng Diyos ay mag-grieve. At kapag nag-grieve siya, mga kapatid, damay tayo na. Yan, sabi ng Biblia, huwag tayong magtakipan kung may alam tayong timalik sa Iglesia, huwag tayo natin magtakipan. Amen. I-submit natin ito sa mga nanunungkulan sa Iglesia nito. Hallelujah. Naniniwala tayo, mga kapatid, na ang Iglesia nito ay may tamang prinsipyo, may tamang patutunguhan. Amen? Amen. Hindi tayo mga Kristiyano chismos sa mga kapatid. Na makaalam tayo ng isang bagay na ginawa ng sister o brother na mali, tapos pag-uusap, no, hindi po. Ang layunin po nito, mga kapatid, ay para ma-cast out natin yung spirit na yun. Hallelujah. At alam niyo, mga kapatid, nais ng Panginoong Diyos na tayo ay maawit at kasamba. Malakas ang buhos ng presensya ng Diyos kapag tayo, ang puso natin nasa kondisyon na sa tama. Malinis, handang magsamba sa Panginoon, handang magpuri sa Panginoon. Ililinis ng Diyos ang puso natin. Hallelujah. Sa mga old, sa mga young people, na particular sa mga young people. Ako ay nakikiusap sa inyo, mga young people, huwag ninyo sa magpalalin ang biyayang bukas. Hallelujah. Magpigil kayo sa inyong sarili. Kung hindi ninyo kaya, resolvahin sa inyong sarili, lumapit kayo sa mga matatanda. Hallelujah. Ako, nararamdaman ko, mga kapatid, mga kapatid tayo, mga young people tayo. Talaga, parang nandun siya sa may parang pinaka-borderline.
Maaaring hindi pa siya nakakapag patunta doon. Pero nasa borderline. Kasi ramdam natin yan sa mga spiritual. Amen? Amen. We are spiritual men. Matapalang ng kapatiran, alam natin. We're looking in eyes. Makita natin, mga kapatid, kung anong klaseng spirit nandun sa loob. Hallelujah. Praise God. So, naparito tayo mga kapatid para sabi nga, naparito tayo para sampay ng Panginoon. Naparito tayo na magpo tayo para sabi nga, makilig ng salita, magpakorek, magpaturo. Tumingi tayo sa Panginoon ng mga bagay na dapat natin alamin para sa buhay Kristiyano. So, katulad ngayon, may tinanggap tayo sa akin. Habang nandito po tayo, usisyon po natin ang ating mga anak. Ang deacons gumagala po sa bawat paligid. Meron sasaway sa inyo na mga deacons huwag kayo masaktan sapagkat order po ito ng Diyos. Hallelujah. Para sa kaayusan po ng iglesia. Diyan po sila kung may kailangan kayo, sumenyas lang po kayo sa kanila. At iwasan po natin yung mga bata na pagkayo tayo, bibili ng pagkain sa labas, maging huwag na papaintulutan sila. Di bawal mag-usap. Nahina lang, basta't related to sa paksa. Hindi bawal. Basta nahina lang. Pwede. Huwag lang tayo mag-usap na, nag-usap tayo ng labas sa mensahe. Mga kapatid, yan po ang desecrated the word of God. Yan po yung merchant na sinasabi sa Bible. Mayroon yung pipeta sa loob. Sa loob mismo ng musaling. Sa loob mismo ng templo. May mayroon yung pipeta ng bagay ng kalahan. Sabi sa Bible yan. So yeah. Amen? Christian. Hindi na po ako magtagal. Hindi ko na kayo sandalin ito kayo. So, saan na ang ating Biblia? In the book of 1 Peter, chapter 2, familiar na kayo. Sa verse na ito, verse 9. First Peter chapter 2 verse 9. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who has called you out of darkness. Sabi po ni Pedro, we are chosen generation that called out. Saan? We are called out from darkness. And we are brought into His marvelous light. Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa, palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. At makakaw po na kayo mga kapatid. Nais ko po bigyan ng amaga. Abang magandang po na nais ibigay. Hallelujah. Marvelous light. Praise God. A marvelous light. Ito pong sinabi ni Apostol Pedro, brothers and sisters, sa chapter 2, verse 9. Sabi po niya rito, pinili tayo ng Panginoon. We are chosen generation. Ang chosen generation po na sinasabi nito is another tribe. May tribe po sa Old Testament, ito yung mga Israelites. Hallelujah. Kumpleto pong 12 yun. Pero,
Meron pang isang henerasyon at another tribe, isang tribo ng Panginoon na kung saan ay binunglod ng Panginoon, parang, kumbaga, parang to make 12 tribes of Israel. At meron pong isang pang dinagdag na isang tribo, parang 30 tribes. Hindi ba ang church ay spiritual Israelites? Amen. The Gentile tribe ay considered spiritual Israelites. Kaya ang sabi nga sa Hebrew chapter 7, verse 13, pag binasa niyo ron, isang lahi, isang tribo, na hindi nang galing sa mga Levita, pero sa sacerdote. Hallelujah. Another tribe na ito, mga kapatid, ay sacerdote. Pero hindi sa lipi ni Levi. Hindi sa angkan ng Levita. Ang kanilang pagiging sacerdote. Katulad ng mga nabanggit ko na naraan, yung si Melchizedek at si Jesus Christ hindi galing sa Levita. Hindi po galing si Melchizedek sa angkan ng Levita. Pero sino si Melchizedek? Priesthood. Si Jesus Christ, hindi po, after the order of Melchizedek, priesthood din si Jesus Christ. And priesthood continually. Bakit continually ang pagiging priesthood ni Melchizedek at ni Jesus Christ? Hallelujah. Hindi po sila nagkamali minsan sa larangan ng ipinag-uutos ng Diyos. Sila po'y naging matapat at masunurin. Si Melchizedek ay faithful and obedience to follow God's righteousness. Ganun din si Jesus Christ. Faithful and obedience to follow the will of God and His commandments. Ito another tribe. Ganun din. Amen? We are called of God. Saan tayo tinawag? Brothers and sisters, according to the scriptures, 1 Peter 2, verse 9. Saan tayo tinawag? We are called in darkness. At saan tayo tinawag? Into His marvelous light. Yung marvelous kabila dinalas ata sa Tagalog yan, kabila dinalas na lagay. Kaliwanagan. Kabila dinalas. The Old Testament, hallelujah, pagpasok ng New Testament, yung lahat ng nasa Old Testament na ibinigay ng Diyos about the commandments, the law and commandments of God. Nang pagpasok ng panahon ng Christianismo, mga kapatid, that's another law. May law of the Old Testament, meron din law of the New Testament. May law of Christ, may law of Jehovah in the Old Testament. Hindi din niya kay Moses. Hallelujah. So, say amen? Pero kakaiba ang kautosan ni Kristo sa bagong tipan. Ang kautosan ng Panginoon Jesus Kristo sa bagong tipan na ipinigay niya sa Iglesia, mga kapatid. Kautusan, paglakad sa liwanag. Walang iba. Yun ang pag-ibig sa Diyos. Yun ang pinakasentro, batayan ng pag-ibig at pagmamahal natin sa Kanya. If we are walking in the light of God, in the marvelous gospel of God. Hallelujah. Historia ng Hebrews 11 na kung saan ang mga heroes of faith itinala sa Biblia. Hindi isinulat yan ng baktalan, kundi yan ay alapandaan na ang lumalakad sa liwanag ng Panginoon ay nasa loob ng pananampalataya. Hallelujah. Praise God. Pwede ko sabihin, mga kapatid, ang marvelous light is the message of the hour.
Amen kayo? Nagsisisi ako yan. Pwede natin kung mag-backtrack tayo sa panahon ng Old Testament. Hallelujah. Nagsimula ang marvelous life, brothers and sisters, kay Adam. Pero, hindi natuntungan ni Adam yung marvelous. Because sabi lang Diyos, partaking of the tree of life, but Adam partaking the tree of knowledge of good and evil. Amen? Kali, nagilalas. Na-miss ni Adam. Ang na-miss ni Adam? Kagadatan niya sa kanta ng Diyos. Why not Adam curse? Amen? Sabi ng Diyos, from this now and then, sabi niya, curse and evil. Gila-gilala. Sa pawis at hirap, kakain ka. Yan ang sabi kay Adam. Bakit nagbigay ng curse ang Diyos? Kasi nang-miss ni Adam yung commandment ng Diyos. Sinabi niya, Adam, do not partake the tree of knowledge of good. Hallelujah. So, yun. Sino ba? Sa mga lineage ni Adam, sino yung nakaranas ng marvelous life? Na Seth. From Seth, sino ba? Sila Enoch. Itagos na natin sa panahon ni Noah. Pagdating sa panahon ni Noah, mga kapatid, ang marvelous life. Hallelujah. At kakaiba. Nung binigay ng Diyos ang mensahe kay Noah, sabi ng Diyos, luha ka ng daog. Doon sa burol na yun, lumuwi tayo. Isipin mo yung pinaglagyan ng daog sa tok-tok ng bundok. Isipin mo yung kahoy magagaling sa baba. Tapos iaakit doon sa pinakatok-tok. Eh, ang sakipan ng barko. Ang sabi ng Diyos, 120 years mo gagawin yan. At within 120 years, in between, yung preach the gospel. Amen? Nangaral siya sa mga tao, ganun ginawa ng tao. Pinagtawanan siya, minibak siya, inuya siya. Kung ano-ano, mga salita ang ginawa kay Noe. But Noe was not. Hindi na discourage si Noe. Kasi bakit? Alam ni Noe na tinanggap niya salita. It's a marvelous life. Anan niya at tiyak siya, magalis Diyos. Hindi naging hatlang, hindi naging nagabon yung pagtuya sa kanya ng tao. Pinagpatuloy yun! Pinagpatuloy ni Noah at kasama ng kanyang mga anak ang pagtayo ng daw sa pinakatuktok ng world. Ano yung pinakamaganda mga kapatid na nakatago dyan? Habang si Noe ay nagtatayo ng daw kasama ng kanyang pamilya. Hindi ito siyang tapos na. Hindi lang din sa umpisa. Ang trito mga kapatid, yung panahon in between na utos, anong natapos ang utos. Amen? Doon sa panahon na tinatayo nila yun, mga kapatid, meron silang nararanasan sa Diyos. Amen? Hallelujah! Meron silang experience doon sa utos ng Diyos sa kanila. Could you imagine, ang laki ng bato, wawalo lang silang gumagawa? Siguro meron silang nakakatuwang doon. And I believe meron silang nakakatuwa. At meron din naligtas. Na hindi inabutan ng buhay. Maaaring kung may nakakasama sila doon, mga kamilang bilandang. Pero malaking barko na yun. Hallelujah. Biro mo. Paris-paris na hayop, malalaki na hayop, ipinasok doon sa loob eh. Gano'ng malaking barko yan. Pero ang gusto ko sabihin, doon sa in-between ng utos, yun na, at doon sa natapos, mga kapatid, meron po doon karanasan sila sa Panginoon. Amen! Amen! Amen. Hindi isinulat sa Bible. Hallelujah! Hallelujah! Why? Sapagkat unspeakable joy. Walang salita na pwedeng isulat. Sabi ng Bible 7, Genesis 1, Noah is only a righteous person. How about this family? Pero iniligtas ng Diyos, kahit basahin niyo yung Genesis 7. Amen! Amen! Sabi ng Biblia, Noah, ikaw lang ang nakita kong matuwid. Sila ang nakita kong matuwid. Pero ang tanong, nang dumating ang hapon ng Diyos, bakit isinama niya yung kanyang pamilya?
Kasi po, sa panahon na si Noah, ay tinawag ng Diyos, inutusan niya, habang sila gumaganap sa utos, matapat na tinutupad ni Noah ang, ito walang term sa Bible, training. Yung kanyang mga anak ay natutong magpasakot, ang asawa niya, ang asawa ng mga anak niya, ay natutong magpasakot kung ano ang sinasabi ni Noah. Amen? Amen. Hallelujah! And I believe sa panahon na yun, sa panahon pa lang na itinatayo ang ako, mayroon din mga kapatid na nararanasan sila ng karanasan pag-aral. And believe mo, babae ka, pag-warty ka lang, ball pit na kasing laki ng pinakamaliit ata yung hita ko eh. Tapos ang haba, babae yan, yung warty yan. Pero yung lakas na yung galing kay Jehovah yun. Hallelujah, meron silang kabala, kabalistik. Yes. Pero, yun mga kapatid, nasalba sila ng Panginoon kasi nagpasakot sila, mga kapatid. Nagpasakot sila dun sa ibinigay ng Diyos na utos sa kanila. Sabi ng Bible, obedience is better than sacrifice. Kahit sila sa puso nila, parang bagot na bagot sila, parang hinas kami. Kung wala silang nagawa, kailangan nila sumunod eh. Amen. Dahil dun sa pagsunod nila, isinalba sila ng Diyos doon. Yes. So, marami pa tayo sa Bible character na nang dumating sa kanila ang salita ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Nagkaroon sila ng karanasan sa Panginoon Diyos kung magitan ng salitang utos ng commandments. Sino ba? Si Noah? Si Moses? Di ba? Si Moses. Sino ba? After ni Moses, Joshua. At mga propeta ng Diyos. Hallelujah. Sa Old Testament, tinatnan sila. Amen. Kaya napakahalaga mga kapatid kapag dumarating po ang salita ng Diyos na siyang liwanag, mga kapatid. Hallelujah. Mahalaga na ito ay ating mahalagahan, sinutin. Amen. Huwag nating baliwalain. Hallelujah. Sabi ni Jesus Christ, as it was in the days of Noah, so shall it be the coming of the Son of Man. Sa panahon ni Noe, ano ba yung nangyari sa panahon ni Noe habang sila nangaral for 120 years? Yung tao busy sa pagtayo ng bahay, negosyo, alakal sa kanilang ano, nag-aasawa sila. Pero wala silang panahon pakinggan si Noe sa panahon na yun. At yun ang naging dahilan kung bakit sila kasamang nilipon ng Diyos yung mga tao yun. Nilipon sila ng Diyos. Kasi wala silang panahon, panapanahon sa salita ng Panginoon. Napakinggan lang lang. At pag-aralan at sundin ang salita ng Diyos. So, ang nangyari, ang hato ng Diyos, hinatulan sila ng Diyos sa panahon ni Noe. Nalipulin silang lahat kasama ng mga hayop. And I tell you, brothers and sisters, ang hato ng Diyos, mga kapatid, is righteous judgment. Tandaan natin, pag humato ng Diyos, righteous judgment. Nakalagay sa Bible yan. Pag humato siya sa mga tao, talagang matuwid sa paghato yan. Hindi pwedeng sabihin ng tao, Panginoon, katuwiran. No! Walang panahon para sa mga katuwiran kapag humato ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Okay, tuloy natin. Balikan natin ng marami tayo pwedeng, marami ako pwedeng buksan sa Old Testament na makakaralan sa kaya lang. Maubos ang oras natin. Hallelujah. Pero gusto ko kasing tumumbok doon sa mga mahalagang bagay. Lord. Praise God. Balikan natin ang ating context. 1 Peter chapter 2. In verse 9, sabi niya, sabi ko nga kanina, your chosen generation, another tribe. Sana naisusulat niyo po, naisuscribe niyo, no? Itong chosen generation is another tribe of a royal priesthood. Priesthood yan, tayo yan. Ang iglesia ng Panginoon. Peculiar people. Hallelujah. Praise God.
Yung chosen generation, elect. Pinili ka. Babaeng pinili. Babae ka sa iglesia. Nakalagay ko yan sa 2 John chapter 1 and verse 13. Hindi natin babasahin yan, mga kapatid. Elect lady, kung hindi ako nagkamali. Elect, pinili siya na babae. Amen. Okay, tuloy natin ha. Ang sabi nito, that you should show forth the praise of Him who had called you out of darkness. Ito yung darkness na kinalagyan dati natin. Inalis tayo dun, mga kapatid. At nais ko, mga kapatid, na sa loob ng kalooban ng Diyos, ba, ipakita ko sa inyo na mabuti kung ano yung darkness na yan. Hallelujah. We are called into darkness, into His marvelous light. Yung darkness na yan, mga kapatid, is not the Old Testament darkness. New Testament yan. Hallelujah! Amen! Kung kapanahon ng mga apostol, ang darkness nila, Old Testament na. Amen? Yung Judaistic Christianity, ang darkness po nila ng mga Kristiyano, apostol, yung mong lumang diban sa kung saan may mga humahawak sa kautosan ng Panginoon. Amen? And teaching and commanding and teaching and doctrines of the commandments of men, yun ang darkness. And all of the New Testament. We are now living in the New Testament. We are now living in the Old Testament. Kung sinabi ni Peter yan, anong darkness ito sa New Testament? Hallelujah. That is a question mark. Let's go to Apocalypse. Ito mga kapatid. Dito nag-start ang darkness. In Revelation chapter 19, verse 1 and 2, pakibasa po sa Tagalog. Very good. Sister Ami, pakibasa mo. 19 verses 1 and 2. Pakinggan ninyo, sundan ninyo sa Bible, ha? Amen. Sabi niya sa Revelation chapter 19, verse 1 and 2. So verse 2 sabi niya, For he had judged the great war. May great war pa na dyan. Revelation chapter 19, verse 1 and 2. Yung tinawag dyan na great war. Ano ba sa Tagalog ng great war? Bangtong ano? Katotot! The great war! Ang katotot, ibig sabihin yan, babae. The woman is symbolized the church. Si Iglesia po ang nilalarawan ng babae. Nakikita niyo? Okay. Darkness ang pinag-usapan natin dyan, ha? Hallelujah! Yeah. So, sabi ko kanina, kung itong babae nito na great word ay hahatulan ng Panginoon in a righteous judgment. Hallelujah! Ano yung ginawa niya? Nagpatotot? Hallelujah! Sabi nito, ito po yung kanyang ginawa. For he had judged, verse 2, the great war, bantog na patutos sa Tagalog, which did corrupt the earth with her fornication, and had avenged the blood of his servants at her hand. So if we go back to Revelation chapter 17, verse 1, and there came out one of the seven angels which had the seven vials, stop, which was saying unto me,
come hither, I will show unto thee the judgment of the great world that sitteth upon many waters. Sabi sa verse 4, tuntagan natin. At sabi sa verse 2, with whom the kings of the earth have committed fornication. Ayun. And the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. So he carried me away, verse 3, and the spirit of the wilderness, and I saw a woman sit upon the scarlet colored beast. Scarlet colored beast ay tulang kami. Full of name, blasphemy, having 7 heads and 10 horns. And the woman was arrayed in purple and scarlet cloth, decked with gold and precious stones, and the pearl golden cup in the hand full of abomination. Hallelujah. And upon forehead was written in mystery, Babylon the Great, the mother of harlots. Sabi dito mga kapatid, meron siyang kopa. A golden cup full of abomination and filthy fornication. Yung babae niyan ay nakasampado sa beast at meron siyang hawak na kami kontrolado niyang pitong ulo. Habang isang kamay niya ay may nakataas na sarot ng kopa, gintong kopa. At ang sabi yung nasa loob nun, mga kapatid, hallelujah! Ang nasa loob nun ay ang alak, mga kapatid, ng pangangalo niya. The wine of her fornication, yun ang bitbit ng babae niya, at tinutungga niya sa bawat bansa. Hallelujah! Yung wine of fornication, yung wine, mga kapatid, is a political, religious system. Diyan sila lasing na lasing, mga kapatid. At itong political, religious system, hindi lang spiritual, ano? Nag-transform ito sa gawa nila, sa physical na gawa. Hallelujah. Matindi ang paglitaw na ang babae niyan. Sino yung babae niyan? RCC. That is the Roman Catholic Church. Matindi ang mga kapatid na hanggang sa ngayon, mula nung siya'y lumitaw mga kapatid, hanggang ngayon, ang mundo ay lasing na lasing sa anak na yan. Praise the Lord. Alam niyo ba yung TV? Isa yan. Yung mga palabas at pinapakita sa mga TV mga kapatid. Hallelujah! Alak yan ng pangangalo niya. Alak ng karumihan yan. Hallelujah! The cup, the golden cup, full of abomination, of filthy and fornication. Hallelujah! Tinutungga niya. Kapag hindi ka uminom sa saro na yan, meron silang katapat. Kapag ibig sabihin, pag ayaw mo uminom, ibig sabihin, wala ka doon sa kanila. Amen? Kaya nga inaalok eh. Ang kapalit sa pagtanggi ng tao sa pag-inom ng alak na yan, buhay. Lord, sabi sa 17, pakibasa, verse, sa verse 5 and 6, Sister J, pakibasa. 17, 5 and 6. 17:5. At sa kanyang law ay nakasulat ang isang pangalan, Siwaga, dakilang Babylonia, ina ng mga patos at ng mga kasuklang-suklang sa lupa. At nakita ko ang babae na lusing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. At nang aking makita siya ay nang gilalas, ako ng malaking pangigilalas. Amen. At sinabi siya, okay, sabi dito, mystery, Babylon the Great, the mother of harlots, and the abomination of the earth. Nakikita ko sa inyo kung kailan mas simulang lumitaw yan. Noong panahon ng ating Panginoon sa Kristo, the crucifixion, hallelujah, noong panahon na yon, ang darkest sabi ko, Old Testament. Ngayon, ito,
timetable, mga kapatid. From the apostolic, wala nang Panginoon si Kristo, makita sa lang, he was sitting on the right of the Father, at iniwan niya ang authority sa mga apostol. So, apostolic authority ang umiira sa panahon ng after 33 AD. 33 and a half AD. So, from apostolic age, ng panahon yan, walang darkness sa iglesia. Pure ang church. Amen. Pero, up to the point, from the first church age, the second, pagdating sa third church age, Pergamania, Pergamos, sa church history, hallelujah, brothers and sisters, lumitaw ang babae nito. Hallelujah. Paglitaw niya, hindi na makakas niya patutok? No. He is only the woman with a great force. Hallelujah. Gusto ka niyo? Amen. So, from apostolic age, hallelujah. Pagdating ng 325 AD, so the start ang babae lumitaw. From the Roman Empire, yun po yung beast ng apat na panipaling Daniel. Ika-apat na beast. Yung dreadful and terrible beast. Hallelujah. Ika-apat po yun. Na itong Roman Empire nag-switch ng ano? The Holy Roman. So from Apostolic Age 2, pangatlong iglesia tumama, lumitaw siya. Hindi sa umpisa ng pagsimulang iglesia ng Panginoon kung saan itinindig ni Kristo sa bato. No! Pure pa yun. Ang iglesia talaga nakatindig sa bato. Sa bato ng pahayat. Yes. Amen. Pero pagdating ng 325 AD, hallelujah, this Roman Empire become a Holy Roman Empire. Yung inulit lang. Ano bang nangyari? From Apostolic Age 2, ano? Union of the Church and State. Church and state. Anong ginawa? Under by Constantine. Under, from the apostolic age, hallelujah, ito po yung apostolic age. Pero pagdating po ng 325 AD, mga kapatid, halos wala ng autoridad po yung mga apostol niya. Kasi ang nangyari, noong 325 AD, o kaya 312, nagdibati po sila ng Trinity at saka ng One God. Mula doon sa kagibati si Arius na nanindigan ng isang Diyos at yung kila Tertullian, kila Eusebius, yung Diyawar Kamali, nanindigan sila about the Trinity. Pero, ang nangyari dahil nag-iisip ng si Arius, political system, political religious system, yatalo po si Arius. Amen? At in-establish ni Emperor Constantine the Great na ang tamang paniniwala sa Diyos ay three divine persons. Trinity Godhead. Trinity in Godhead, in one God. Ang very established before ako sa punta palakay. Pinapakita ko lang kung kailan nag-start siya. So, nung nag-start siya, the union of the church and state, the church and the political become united. Sama na ako na yun. Hallelujah. At nangyari, nang maihalo mga kapatid ng church sa politika, doon ang start mga kapatid. Hallelujah. Na ang sarong ito ng patoto ay ipinapainom na sa bawat bansa. Babae pa lang siya. Sabi sa Revelation chapter 17, praise God, verse 1, verse 2, and with whom the kings of the earth have committed fornication in the inhabitants of the earth. No, yung mga hari, bansa po yan. At yung mga tao sa loob ito ay nag-commit na ng spiritual fornication. Hallelujah. So, patuloy po tayo mga kapatid. From 325 AD, and I tell you brothers and sisters, this is the time of the darkness. Amen? Amen. Yung nandun sa saro, yung mga bansa at mga tao, hallelujah, ay sinimula ng babae ito na umupo siya rin. At tuwang-tuwa siya, kinakainom, sige, uminom kayo. Hallelujah. Ito yung panahon ng darkness.
Hallelujah. Kaya ang sabi ko, mga kapatid, ng Biblia sa panahon ni John, sumigaw siya ng Revelation chapter 18, verse 4, "Come out of her, my people! Be not partake!" Hallelujah. Amen? "Of the wine of fornication." Puro pa ba ang nation? Sabi, "Come out of her, my people! Do not partake." Yeah. Praise the Lord. Ayan, ng panahon, 325 AD, paakyat hanggang 11th century AD. Brothers and sisters, I tell you, matindi ang naranasan ng mga Kristiyano ito. Sapagkat hinawakan nila ang Revelation 18 verse 4. Kahit kapalit ng buhay nila, mamatay man kami, hindi ako sasama dyan sa buhay niyan. Hindi ako kikilala sa iglesia niyan. That is RCC. Kahit kapalit ng buhay niya. Kaya marami sa panahon niya, from 325 AD hanggang sa bago sa panahon pa ni Martin Luther, ilang Christian ang pinatay? 68 million Christians. Iba't-ibang karanasan ng kamatayan, pinakain sa Diyos, sinunog na parang poste, yung babae kasi noon, mahaba talagang buhok. Sinunog sila sa poste, tapos yung buhok kinalukot doon sa poste, tapos nilagyan ng ano yung tawag doon, yung para sumilang, pulot. Dayani. Kasi, sabi ng Bible, come out of her. Lumabas tayo sa kadilimang yan. Huwag tayo uminom ng saro, sabi. So, at tanong, sa Revelation 17 verse 5, the mystery of Babylon, ang hiwaga ng Babylonia, the mystery of Babylon, the great, the mother, itong babae na ito ay tinawag na great whore. Hallelujah! Tinawag na ina ng mga patuto. Kailan siya nagkaroon ng anak? Nagkaroon siya ng anak, nag-start, mga kapatid, in the time of Luther. 15? 20 ba yan? Panahon ni Luther? Dito nag-start, mga kapatid, ang reformers. Reformers, Protestants, against the RCC. Amen. So, kung magkaroon ng paglabas ng mga Protestante sa pamamagitan ni Luther, si Luther ay ginamit ng Diyos. Pero yung mga sumunod sa kanya, mga Lutherans, hallelujah, ay nakainom din ang saro nun. Nakalabas na sana sila, pero uminom din sila sa saro. Amen? Bakit sila uminom sa saro? Kasi si Martin Luther is a Trinitarian. At yung mga system na yun, ginagawa pa rin nila. Pero si Martin Luther, same job, pinanghawakan niya yung justification by faith from 1:17. Okay. So, dito po, sa panahon ng 1520 reformers, ay panahon ng reformers, dito po lumabas ang daughters. Hallelujah! Diyan po lumabas ang mga daughters. Protestantism, Christendom, Protestantism, ano pa? Pentecostal, ano pa? End time message. End time message kasama. End time message kasama. Na umiinom sa sangro. Sorry. Yung mga end time. End time. End time people. Ibig sabihin, panahon natin. Hallelujah! Ay, iba nyo? Panahon ni Luther, dito po, mga kapatid, akala ng mga Protestant, akala ng mga Pentecostal, akala din ng mga end time, nakalabas na sila sa kadilimang ito. Tangayin nila, mga kapatid, hanggang ngayon, tangay nila ang sistema ng political religious system. Amen? Hanggang ngayon, umiinom sila sa bintong sarong ito na puno ng kagumal-dumal at ng karumihan ng pangangalun niya. Hanggang ngayon, mga kapatid, umiinom sila. Akala nila nakakam out po sila. Akala nila nakakam out po sila. No! Kaya sinabi ng Bible, the mother of harlots
mother of harlots. At sinabi, ina ng mga kapusot, meron po siyang mga naging anak na babae din. Yung na-idea siya rin. Hallelujah. So, dito po sa panahon ito, mga reformers, ay umiinom din sila ng sarap ito. Ano yung political religious system? Sa doktrina, tawag doon, creed and dogma. Creed and dogma. Umiinom po yan. Hallelujah. Trinitarian doctrine, mga kung ano-anong seremonya sa church. Hallelujah. Pati ang pulpito, ginagawa nilang banal. Amen? Hallelujah. Banal ba ito? Sino ang banal? Yung tayo. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos, hindi tumahan sa kahoy na ito. Sabi ng Biblia, hindi ako nananahan sa ginawa ng kamay ng kahoy. Yeah. Ako ay nananahan sa isang templo. Ang kamay ng Diyos ang gumawa. Yeah. Amen? Kaya sa panahon na yan, kahit pulpito, ginagawa nilang banal. Pagkatapos, trinitarian sila. Tapos, kagawin nila yung mga kung ano ng mga political system na pinapairang nila sa iglesia, na hindi naman sinabi ng Panginoon, kahit sila mismo ng mga manggagawa, hallelujah, sabi nila, tinawag daw sila mga pastor. Pero sabi ni Jeremiah, hindi ako tumawag sa kanila, mga pastor na matatakaw. Hallelujah, sila ang tumawag sa kanila, hindi ako sa kanila. Patunayan po sa inyo mga kapatid at tunay na tinawag ng Panginoon, ay may mensahe ng marvelous life. Amen. Hallelujah. May present truth, may message of Yahweh. 1 Peter, 2 Peter 1:12, and connection with Matthew chapter 24, verse 44. Sa 1, 2 Peter chapter 1, verse 12, ang sabi doon, ang lingkod ng Diyos ay may dalang present truth. Na mensahe sa ating ganon ng kapanahonan at kain na kapanahon. Hallelujah. Ito po sa inyo mga kapatid ang sinabi ni Jeremiah. Hallelujah. Dahilan kung bakit may mga tao, hallelujah, na imbis na nakalabas sa kadiliman ito, ay pinisipit sila mga kapatid at iniingatan sila. Hallelujah! Mga kapatid, pinuporte ang mga false teachers, false prophets, mga false apostles, hallelujah, sa panahon ng pag-iiral nito ng mga daughters, hallelujah, hindi nila pinakalabas ang Kristiyano, hallelujah, pinipitan nila, gawag silang makalabas at sila ang patuloy sa mag-inom. In a political religious system, ganyan ang gawain nito mga ito. Bakit doon sila sa political religious system? Sabi ko sa inyo, ang mga pastor na yan, wala silang dalang tubig. Amen! Yung ay parang ulat na dala na kung saan pumupunta. Hallelujah! At yung kanilang napuntahan ay nagkakaroon ng ibang spirito. Mag-ingat kayo mga kapatid na bumibisita kayo, hindi lahat ng manggagawa, legitimate na manggagawa ng Panginoon. Ang kaya ninyo ang sarili nyo. Hallelujah! Let's meet 2 Peter chapter 1. Biblia, makasabihin natin, wala tayong kamata. Second Peter chapter 2. Let's meet in verse 17. Tagalog, para malinaw. Tagalog. Sino may Tagalog dyan? Hallelujah. 2 Peter, pakibasa lang po at kaubos ang oras natin. Nakakulat na tinatagay ng ulos. Aha! Nasa kanila'y itinanan ang kapusikitan ng kadiliman. Ang sabi niyan, sila ay ang laut. Bukan na walang tubig. Bukan na walang tubig. Alam mo, bukan talaga, no? Alakala natin, sila yung pinagmumula ng balon. Kumakain ng mga iglesia ng tubig. Pero wala silang tubig! Ganyan! Kaya kung wala silang tubig, ano ang pwede nang ibigay? Yung galing dito. Practical religious system. Amen? Sundan ninyo? Sundan ninyo mga kapatid? Amen. Buksan ninyo ang spiritual na inyong pandinig, spiritual life. Hallelujah. Hallelujah. Ano ba ang sabi? Jude! Lord, ang mga ito'y bawal mga batong natatago sa inyong pigil na pag-ibigan.
Ayan. Kung sila'y nakipagtigin sa inyo, mga pastor na walang takot na nagpabas, pasabsab sa kanilang sarili, mga alapaat na walang tubig, na tinatangay ng mga hangin, mga punong kahoy sa taginaw na walang bunga, na makalawang kahoy, makalawang namatay, na binunot pati ugat. 13, mga mabangis na alon sa dagat, na pinagbubula ang kanilang sariling kahiyan, mga bituing gala, ayun! Na siyang pinaglaanan ng pusikit ng kadiliman magpakailanman. Sinabi ng Biblia, mga kapatid, sinabi ni Jude, di ba, pastor yan? Ang gagawa yan, mga kapatid, sa diretso salita, magagawa yan, at kasama natin sa loob ng pikin. Amen! Amen! Amen. At sila raw, parang pula, na palibot-libot kung saan sila pupunta. Amen! Pero ang tutusin, sa mga pupuntahan nila, na saang bahayan na ulap na ito, wala naman silang maibigay na tubig. Woo! Kung wala silang maibigay na tubig, ang ibibigay nila ay alak ng karumal-dumal at mga kalunyan. Spirito yun, mga kapatid. Religious spirit yan. Amen. At sabi dyan, brat, sabi natin mo kanina, Job 13, ano? Raging waves of the sea, moving of the ocean, wandering stars. Wandering stars! Bituing gala! So, sabi sa Biblia, diyan may sabi, Biblia may sabi, bituing gala! Para amazing yan. Kasama natin yan. Na lumalakad sa mensahe nito. Kaya ang sabi ko nga, entad kasama eh. Bituing gala. Wala silang tubig! Wala silang maibigay na para makatighaw ng buhaw ng kapatiran. Amen? Yeah. Kaya ang binibigay nila ay ang anak ng kalasingan. Kita mo, binabaybor stadihan natin ang mensahe natin ng tama at nagpapatabad tayo ng mensahe ng panahon. Amen! Pag tinalaw nila, pag sunod na paspunta mo, ganito sa'yo yung binayin. Oh, hallelujah! Amen? Yeah. Yan ang isang panatandaan, mga kapatid. Amen. Amen. Praise the Lord. Mapapansin niyo, mga kapatid, hallelujah, hindi ito paninira. Amen. Praise God. Wala kang maramdamang init sa kanila. Amen. Ay, ang kaninang pananampalataya. Hallelujah. Sinasabi nilang lamig, sila'y may gawain, sila'y tinawag ng Diyos, sila'y may mensahe. Pero ang totoo, mga kapatid, hallelujah, woo, ang kanilang buhay, ang pamilya nila, na ang alunya. Yeah. Hallelujah! Nasa karamihan ng pamumuhay, praise the Lord, hallelujah, pagdating sa iba mo ng pulpito, na hanggang tagad na nasa, hindi ba dito ha? Hanggang tagad na nasa, praise the Lord, at di ba'y mangarap sa kalita ng Diyos, pero sundan mo sa bahay, tignan mo kung anong gagawin. Andun, nakatikwat na pa ng loob ng tini, at kung ano mga pinapanood, mga kapatid, kung ano-ano mga kalaswaan, na bunga ng kokang yan. Hallelujah, mga laman nito. Ang pinanood at ini-enjoy, tapos matuturo. Amen. Hindi ganun ito. Hindi ganun ang pinawag ng Diyos, mga kapatid. Ang pamanggal sa inyo. Ito ang pinawag ng Diyos. Ring chance, mind. Second Corinthians 9. First Corinthians 9:27. Hindi ako nagkamali. 9:27. First ba? Maribas sa Tagalog. Hindi na lang ako konti kong sa'yo mga kapatid. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking silsutin, baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakuin. Yan! Bakit siya sabi nito? Sabi ito, mabuhay kayo na may kapanalan! Mabuhay kayo na may kapanalan! Tapos siya mismo walang kapanalan. Sabi ganun, ang Diyos nyo, ang Diyos nyo pagkain.
Hirap pa kayo ng ganun, mga kapatid. So, magkikita lang niya, nag-enjoy tayo sa biyahe ng Panginoon, amen? Sabihan tayo na ang Diyos na natin magkain. Eh, siya nga ito nandito para kumain eh. Sino kaya sa atin? Brother. Nagpapito ka siya para sa espiritual? Tumulong ka siya para sa espiritual? O, napunta si Vito para kumain. Sino kayo? Sabi ni Pablo, 1 Corinthians chapter 9, verse 27. Ang lingkod ng Diyos naghahapak sa kanyang sariling laman. Ibig sabihin niya, dinidisipline niya. Hallelujah! Ang lingkod ng Diyos, hindi niyo makikita na ano. Na kung ano-anong gawain. Yeah. Hindi ko sinasabi ako, takot ako. Kahit ako, pwede niyong kinatipid. Hallelujah! Sino nagtatayo sa pulpitong ito? Para patanin niyong kinatipid. Amen! Amen! Amen? Hallelujah! Hallelujah! Sapagkat kayo mismo ang hahanap kung sino talaga ang itinayo ng Diyos para batayan ang inyong kaluluwa. Hallelujah! Amen! Praise the Lord. Magmamala sa akin sa inyo. Glory to God. Nakita mo mga kapatid, ang ganda pa ng praise. Hallelujah! Ang praise ko yan. Hallelujah! Hallelujah! Pero, ang talikod mo, balakang ka. Sirapo ka. Hallelujah! So tama ang sinabi mga kapatid sa Diyos. Sila ang mga galang bituin. Sila ang mga ulap na walang galang tubig. Walang silang galang misay. Basahin natin mga kapatid, ang sabi ni Apostol Pedro, 2 Peter chapter 1 verse chapter 1 verse 12. Sino po pwede magbasa? Kaya nagiginganda akong lagi na ipapaalala ko sa inyo ang mga bagay na ito bagamat inyong nalalaman at kayo'y pinagsisibay sa katotohanan natin. O, sabi ni Apostol Pedro, alam na niya yung pinapaalala niya. Ibig sabihin ng pinaalala, alam na talaga yan, amen? Pinapaalala sa taong mga nakakalimot o Kristiyano nawawala na sa wisyo ng mensahe. Pinapaalala ni Apostol Pedro yan, na alam na ninyo, di ba? So, ibig sabihin, makulit talaga mga kapatid. Ang tunay na lingkod ng Diyos, makulit magpaalala. Amen. Bakit? Kasi yun ay para sa kabutihan ng bansa na hindi tayo matawaan. Pero pagkamisang na makangaral, mga kapatid, hindi takla yan, mga kapatid. Questionable yan. Kaya dito sa 2 Peter chapter 1 verse 12, hallelujah, yung sinabi dito na itinatatag, brother, pardon, itinatag po kayo sa katotohanan, ama ba? 2 Peter 1 verse 12, itinatag po kayo sa katotohanan. Tama? At kayo'y pinatitibay sa katotohanan na sa inyo. Yung sinabi ni Apostol Pedro, pinapatibay ko kayo sa katotohanan ng nasa inyo. Nasa inyo. Nasa atin. Nasa atin. Amen. Ano yan nasa atin na yan? Hallelujah. Na tayo'y pinapatibay. Mensahe natin sa kapanahonan ito. Huling mensahe ng kapanahonan. Dumating si Brother Bana, pinulat yung mga message of the apostolic doctrine. Hallelujah! Nakumpletong naitigay sa church yan. Amen? Pero hindi lang yun ang mensahe. May mensahe pa ng kasakdalan. Itong mensahe ng kasakdalan ipinigay sa panahon natin yun. Praise God, Lord. Nako na tayo dyan. Pero mga ibang denomination, nakakasilip na sila ngayon yan. Kaya may programa na sila, sabi nga ni Sister Rose. May mga denomination na sila'y nasiseminar para sa pamilya. Hindi ba? Ibig sabihin, nalalaman na nila, pasisilip nila ang mensahe sa mga panahonan. Hindi na masyadong panalim. Ito ay paglakad na sa liwanag ng mensahe ng huli sa panahonan. Hallelujah! Na ano? Mga kapatid, ng paghahanda para sa pagsalubong sa ating Panginoong Kristo. Not only individual, but the whole family. Hallelujah! First of all, hallelujah! Mensahe natin hindi lang pang individual, pang buong pamilya. Hallelujah! Buong pangpamilya ang mensahe tinatanggap natin. Sabi nga, ganito po sa Matthew, o tinala. Matthew chapter 20, 24. Sabi nito sa chapter 24, verse 44. 45.
sabi sa Ingles, yung 2 Peter chapter 1 verse 12 ay konektado po ito dito. Yung present truth na sinasabi ni Peter, ito po yung nasa verse 25. Who then is a faithful, wise servant? Hindi lang bituin kala, ha? Sinabi ng Biblia, kaya si sinabi faithful siya na wise, wise, may mensahe siyang dala. At matalino siya kasi alam niya ang mensahe na ibinibigay sa kanyang kapanahonan. Whom his Lord had made rule over his household to give them meat in due season. Hallelujah. Yan po yung tinatawag na faithful and wise servant. Hindi yung bituin dala. Bituin din ang servant. Pero hindi sila yung gala ng nasa 1 Peter, sa 2 Peter, sa Jude 13. Hindi po yun. Wise servant. Nasaan dito yung ito yung gala? Nandito. Nasa verse 47. Masahin natin, ha? Na verse 46. Blessed is he that the servant whom his Lord when he cometh to. Ibig sabihin ng servant na ito in the last verse. Bago buha rito si Kristo, ang dalang mensahe nila ay mensahe ng kasaktalan. Hallelujah! Mensahe ng pagparito ni Kristo yan, mga kapatid. Paghahanda ng pagparito ni Kristo. Verse 47, verse 48. But if that evil servant shall say in his heart, my Lord! Paano masasabi si ang mga wicked servant? Evil servant. Pag wala silang mensahe ng paghahanda. Amen? Kita mo, sinasabi pa nila, hindi pa darating ako. Hindi naman ganyan eh, di ba? Yung lumalabas sa bibig nila ay hindi mensahe ng paghahanda. Delayed his coming. Ang tinuturo nila is delayed his coming. Wala. Hindi mo, sabi nila, babasa-babasa kayo dyan sa pamilya nyo. Amen? Sabi nga ni Brother Pato, nakaroon, pabasa pa lang, natitisod na, stumbling down na. Pati yung bata na tumatayo, yun ang papahayag ng salita ng Diyos. Maamabilasyon na nang galing sa Bible at sa mensahe ng Espiritu Santo. Pagbabawa na nila. Hallelujah. Ano yan? Hindi ba yan ang message of delay? O yung bata na, sabi ng ang prinsipyo ng Diyos, mga kapatid, buhat ng pasalulat sa panahon pa ni Moses, hanggang sa panahon hindi nagbago yan. Lalo, tuluan natin ang ating mga anak. Pagdaan at patuloy ng Diyos, gusto mo babawalan mo? Yeah, Lord. Hallelujah! Lord. Kaya makita mo sa kanila, ako minsan nakaranas eh. Ako muntik na biktima. Nag-i-enjoy na lang din ako dahil kami puro pastor, kumamamang dadawa, nagbabatuhan kami ng manalalim. Pero mga kapatid, naisip ko yung anak ko. Dapat kasama ko pala siya sa training. Yeah. Ang nangyari, iniwan ko, mapingari may bahay. Ngayon, hindi na ako pumayag. Hindi ako pumayag. Hallelujah. Praise God. Na hindi ko kasama ang pamilya ko, minister ng meeting. Kasama ko ang aking pamilya. Mag-tisod sila sa hindi. Pag ayaw nila ang pamilya ko, hindi na rin ako tatayo doon. Kaya bukas na tatayo doon. Tama ko yung aming pamilya. Sapagkat tatayo ko kung anong sinabi ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Lord! Sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, 1 Corinthians 15:1, dapat ito tayo. Ano sabi? Basahin natin. First Corinthians chapter 15, verse 1. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached unto you, which also you have received, and wherein you stand. Lord. Ang mensahe po natin ang marvelous life sa panahon po natin ngayon, mga kapatid. At dinala ng ating kapatid. Mensahe ng buo, mensahe ng pamilya, mensahe ng individual sa loob ng pamilya, mensahe ng mag-asawa, mensahe ng buong angkan ng pamilya, mensahe ng buong iglesia, mga kapatid, at marvelous life. Ngayon, kailangan natin kumindig yan.
Sabi ni Apostol Pedro, Apostol Pablo, 1 Corinthians 15 verse 1, pakibasa niyo sa Tagalog. 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 Pakilakas mo para marinigan. Ngayon, pinatalas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking pinangaral, na inyo'y namang tinanggap, na sa naman ninyong pinanatilihan. Kung ano yung binigay sa ating mensahe sa panahon ito, ang binigay sa atin ngayon, mga kapatid, wala na tayong paligoy-ligoy dito. Ang mensahe ng paghahanda natin sa rapture na ang pamilya natin maligtas. Amen! Na Amen! Hallelujah! Huwag na kayong makisag pag binabanggit natin yan. Yan ang mensahe ng ating kapanahonan, brothers and sisters. Hallelujah! Hindi natin pinawala ang mga doktrina. Hallelujah! Mga gauntlet, 70 weeks of darkness, enjoyment lang natin yun! Amen! Hallelujah! Last verse ko lang na tayo ko bago ka manalangin, siguro continuation mo na lang ito. Hallelujah! Ang sabi ni Pablo sa Hebrews chapter 6 verse 1, sabi ni Pablo, let lay aside, ano sabi ito? Yung principle of the doctrine, Hebrews chapter 6 verse 1, patayin nyo ha. Kaya tayo'y tumigil na ng pagsalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo. Yun ang mga doktrina! Yun ang mga malalalim! At tayo'y magpatuloy sa kasakdalan! Yun ang marvelous life! Na huwag natin ilagay na muli ang kinasangligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa! Yes! At ng pananampalataya sa Diyos! Amen! Yung message of perfection that is the marvelous life is the message of preparation ng rapture. Hindi lang ng isang tao, ng membro ng pamilya, hindi po, hanggat maaari buong pamilya. Praise God! Hallelujah! Yan po talaga ang mensahe na ibinili ni Apostol Pablo sa atin na kung anong mensahe tinanggap ninyo sa inyong kapanahonan, ha? Ipinangaral ng mga lingkod ng Diyos sa inyong kayo natin. Yan po ang sabi ng banal. Para sa sano, kung tayo ay tatayo, hallelujah, sa mensahe ng ating kapanahonan, at ikaw ay magkakaroon ng pananampalataya, Romans 1:17, pananampalataya, kikilos, pananampalataya ang gagawa na may pagsunod sa mensahe ng kapanahonan natin, mga kapatid. Ito ang magbakalba sa atin, lalo, huwag tayong makainom ng kopa ng ginto, ng kopa ng abomination and filthy of fornication na siyang political religious. Hallelujah. Tandaan niyo ito, mga kapatid, kapag kayo excited sa upong ministry, ito ha, patay kayo sa mga gawain sa libutan. Tandaan po ninyo yan. Kahit na yung titig nasa harap ninyo, wala na kayong karanagana. Kahit yung paborito ng mga tao, artista, wala na rin kayong karanagana. Sino dito may paborito? Baka may paborito kayo, artista dyan. Hallelujah. Ibig sabihin, humihirin ka lang. Kapag sa TV, ito, brothers and sisters. Kapag sa TV, ano daw? Pag-alisan lang natin, pagtapos ng gawain, alisan, tapos pagbukas din ng TV, linggo pa naman kayo. Ano ba yung mga nandyan? Hallelujah. Ano ba yun? Santo. Santo. Hindi masyado yung kay Pacquiao eh. Yung araw-araw. Yung talagang... yung talagang ang pinag-uusapan ay buhay, na ang pinag-uusapan ay buhay at buhay, nung walang inalaman ng Diyos, mga kapatid. Yeah. Di ba ang bukas? So, sino yan? Ako yun. Ganun pala nangyari kaya mo, ganyan. Ibig sabihin yan, umiinom sila sa araw ito. Hallelujah. Hallelujah. Lord. Yung party. Naku po. Yan, tapos, party siyempre, sabi-sabi. Promiscuity ang tawag dyan. Ano yung promiscuity? Hindi pa sila nag-LCM ng walang tamang relasyon. Abay dito, hawak sa kamay, hawak sa tuho. Hinahawakan niya po, kinahaplos sa tuho na ganyan para siya. Opo, hallelujah. Promiscuity yan! Ang people natin ha? Yung mga people, huwag kayo malo sa mga lalaki yan. Amen. Yung mga lalaki yan dito. Kung hahaplosin, sabi ng Biblia, mabuti sa isang lalaking binata, ang huwag humipo sa babae. Amen. Hallelujah. Yung po ang mga
sa mga babae din, mga kapatid. Oh. Sa kababaihan, ang mga young people. Yes. Huwag kayong basta-basta, mga kapatid, makikinig sa bulong ng serpente. Yeah. Marami pong serpente. Kahit minsan, huwag naman sanang tamahan, mga kapatid na natin kabataan, minsan gumagalaw yung serpente sa katawan. Huwag kayong basta-basta maniniwala. Pag may mga ganyan, isumbong nyo agad, hindi kayo tulbo. Sa mga iwasan natin, mga kapatid, makapamuhay tayo na katulad na nasa labas sapagkat sila ay umiinom sa saro na aking ginto. Na sa saro ng ina ng patoto. Ng batok na ako. Hallelujah. Ingatan natin kung saan man, kung ikaw ay estudyante, mag-ingat ka doon sa kinalalagyan mo. Kung ikaw ay negosyante, mag-ingat ka sa iyong kinalalagyan. Kung ikaw ay nasa bahay lang, mag-ingat ka rin sa loob ng sabahin na. Sa sabahin natin, tiyak, ang TV ang number one. Kalaban natin dyan. Tandaan nyo, hindi lang yan basta TV. May pinopromote sila dyan. May spirit dyan. Hallelujah na ipinopromote. Praise God. Na kapag nag-enjoy ka, papasok yung spirit ngayon sa'yo. Ito. Ito. Bago ako manalangin. Yung bagay na umiinom sa saro, yan po yung hirap na hirap lumakad sa liwanag ng Panginoon. Tandaan natin ang isang palatandaan sa sarili natin. Pag naniniwala ka na ang mensaheng yan ay tama, pero hindi mo nalalakaran, may nangyayari sa'yo. Ibig sabihin, nakakatigay ka ng saro. May espiritu ng political religious system. Kailangan natin talagang putulin yan. Huwag ka nang tumikim, miski ka, kasi katiting. Hallelujah. Bakit? Ang gusto ng Panginoon na tayo ay daklan, na, mga kapatid, na meron tayong malinis at tapat na buhay sa Kanya. Kapag nagpuri tayo, masarap magpuri sa Panginoon pagka ang puso natin talagang brothers and sisters ay nahihanda natin para sa Panginoon. Nabay itong mga paksan ito, mga kapatid. Hallelujah. Ito alam ko si Brother Samuel. Kapag ako ay nanangin. Many months. Brother Samuel. Sige. Praise God. Yuko natin ang ating mga ulo. Nilibro na tayo lahat ay tumayo. Siya. Please, God. Yuko natin ang ating ulo. Tayo po ay nais sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Pagiging ka, Panginoon. Nanginang Ama, sa umaga ito, muli ka namin dinadakila, Panginoon. Pinapuri ang pinapasalamatan na namin, O God. Hallelujah sa kapahayagang binigay mo po sa amin, Panginoon. Thank you, O God, for the words of encouragement, Lord. Sa umaga nito, Lord, hindi kami masyado sa doctrine, Lord. Ang aming tinanggap ng mensahe, sir, ngayon, Panginoon, ay mga pagpapaalala, Lord. Pagbabantay, Panginoon. Sapagkat, Panginoon, ang kaamay, Panginoon. Hallelujah. Ay gumagamit din, Panginoon, ang instrumento, Panginoon. Para tigilan ang iyong mga anak, Panginoon, na makalakad. Hallelujah, sa kamanghamang ang iliwanag mo, Panginoon, na mensahe ng aming kapanahonan. Oriyos, tulungan niyo po ang bawat sa Panginoon na kami, Panginoon, ay makapagbantay sa aming mga sarili. Proteksyon na namin ang aming pamilya na hindi mapapasok, Panginoon, ng anumang espiritu ng ito. Hallelujah, binigyan ko sa amin, Panginoon, ang aming pintuan ay kailangan pantayan namin, O God. Sapagkat ang lobo ay patuloy na naninilang. Patuloy na pumapasok, Panginoon, at nag-aasik ng mga bagay, hallelujah, na hindi mo maluwan, Panginoon.
O Diyos, protection niyo po ang bawat pamilya, Panginoon. Hallelujah, ang bawat kabahagi ng church na ito, ng mga pala ito ng church. Narapos na ito yung mga. Hallelujah. Tulungan niyo po kami ng bantayan namin, Panginoon, ng aming usang bayan. Maging ang iglesia nito, Lord. At patuloy ka magtindig, Panginoon, ng mga overseer, Lord. Itayo niyo po sa bawat sulong, Panginoon. Hallelujah, na kami panampahan ito, Lord, God. Ang mga bantay sa gabang bantay mo, Panginoon, pang hindi sila makapasok, Panginoon. Hindi sila makapanila. Panginoon, sa iyong nakatawan. Alam mo yan. Salamat po ang Diyos. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Ang kami, Panginoon, ay nagpupulang sa iyo, Lord. Hallelujah, na ang aming mga tinantar na misahe, Panginoon, hindi po namin masyado na ibabahagi sa kanila ang pagpapaalala, Panginoon. Hallelujah, ay nagpupulang, Panginoon. Ang mga hudyat ng bawat kore, Panginoon, kasi po pala tanggaan, Panginoon, ng kaaway, Lord. Kung, Panginoon, hindi po may tatama ang aming sinibig, Panginoon, kapapasok kami ng kaaway. Tulungan niyo po ang bawat inayon niyo po, Panginoon, sa damo nito, Lord, ng mga matatanda sa iglesia, Panginoon. Maging bantay, Panginoon, ang iyong kaaway. Patuloy na rin yung tinataas sa iyo, Panginoon, ang iglesia, Lord, ang church, Panginoon, ang congregation nito, Lord, na pinamunahan sa iyong banal na Espiritu Santo. Ay patuloy niyo po, Panginoon, inatang. Lord, ang bawat mga kabataan nito, Lord, hallelujah, inatay po sila, Panginoon, sa kanilang kamususan nila. Kung may maging masunuloy sila, Panginoon, sa iyong ipinag-uusos hanggang sa kanilang pagkakitin. Hallelujah. Kung mga kainan na sa kanilang pagkakitin, Lord, hallelujah po kami, Panginoon, pagkalapit, pag-inigit, Panginoon, sa isang tao. Kung makalisin niyo po sa amin, Panginoon, ang pag-iitawa, Panginoon, bigyan niyo po kami ng laging inip, Panginoon, laging na ang kahilingan nila sa iyo, ano man ang sinasabi nila mula sa kanilang puso, Lord, i-give niyo po sila, Panginoon.